Punong-punong ng aksyon, balitaan, ugnayan at talakayan. One-on-one update sa DWBL. At ngayon, narito sina Roland Hota, ang batikang komentarista sa mabilis na aksyon, mga panawagan, tuloy-tuloy na paglilingkuran, isang tunay na paglilingkod bayan. One-on-one update. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL, patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito na naman po ang Bayan Aksyon agad ni Roland Hota. Partner, nandiyan ka na ba? Okay, at Joy, nandito na ako pero hindi pa rin tayo naka-live, ha? Mm-hmm. Go okay, lang, so magandang hapon sa ating mga taga-subaybay, Joy, at siyempre sa ating mga regular listeners and televiewer, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa iba yung dadat. Happy listening and happy viewing. Happy New Year. Alam mo, dami na lang natin pag-uusapan ngayon, Joy. Mukhang medyo matindi ang nararanasan ng marami nating mga kababayan. Mm-hmm. Ang mahabang pila na kanilang isang pinag-aandaan para bukas ng gabi. Oo. At maliban dyan, talagang ang bawat palengke, ultimo hindi na palengke, talagang mga marami na sumakop na bangketa para lamang kumita. Yan, bangketa para kumita. Uy, maganda yan. Bangketa para kumita, ibig sabihin wala nang daanan yung mga tao. Yun doon na nagtitinda sa bangketa. Alos nasangan na nga. Wala ngang social distance. Sorry to say, nawala na yung social distance at meron pa rin mga nag-abol sa mga tinatag na pera padala. At kahit na ika nga ay naku talaga sarado na yata yung iba, no? At tanging ilan na lamang yung bukas na pera padala. Abulan nga abulan. Mm. So ano yun, ayuda o pera padala galing ng... Hindi, alam mo, ganyan yan iikot at iikot ang usapin sa pera dahil... yung walang pera sa probinsya, papadala sa Maynila. Yung may pera sa Maynila, papadala sa probinsya. Vice versa yan Okay. Palitan lang yan. Uh-huh. Ang mahalaga, sabi nga matakpan yung kainahan at matakpan yung kalungkutan. Ganun yan Kahit nakapapano, mainit ko natin natin. Maibsan, paraparaan. Oo, maibsan. Uh-huh. Sa pamamagitan ng anumang uri ng paraan. Uh-huh. Yun lang, okay. Huwag na makaisip ng masama, lalong huwag naman mag-isip ng anumang puri ng krimen. Mm-hmm. Ang malaga, sabi nga, kung ano yung abot kaya ng iyong palad, yun na lang. Tanggapin mo, yun na lang, doon ka na lang. Siyempre, pag maiksi yung kumot, kailangan mong mamaluktot. Diba? Sabi mo yan lagi. Mm-hmm. Kaya nga, anyway, sa kapatid pa rin po ng mga nakikinig at nanonood po sa amin ngayon, ang ating kasamang Joy Rosarosa, ang ikangay mula ngayong alas 4 hanggang alas 5 po siya. At mamaya pong konti, alas 5, ako naman pong mag-isang laratsyada para makabawi-bawi po yan sa akin. Alam kong natipiko na po yan Pagkabalitang nagpo-programa tayo ha? But anyhow, ay maganda na rin naman po yung ikanga nasa labas ang inyong likod dahil nga po sa marami tayong dapat pag-usapan, no? At marami tayong ikanga dapat ilantag sa publiko sa ganitong ikanga panahon. Lalo na sabi nga, no, pandemya. Nagagalit na nga yung mga ibang kababayan natin Sige, sabi na. Alam mo ba yung sasalita sa akin, Joy? Ano, partner? Pandemya. Sige, gagawin na namin dessert yan at gagawin namin palamas at tinapa yan. Para maubos na. Para maubos na daw. Mm. Oo, at kung kinakalangan harapin daw ng harapan, basta pakipagkita lang si COVID. Harapin na daw nila. Paano makikipagkita si COVID? Nasa ere, diba, lumilipad. Yan nga yung problema Di ba? Yan nga yung problema Kaya nga, marami sa mga kababayan natin, as usual,
binabago ba? Di, kung ako magtatanong naman po sa inyo, kayo po mga nanonood at nakikinig po sa amin. Mm. Sa tingin ba ninyo, binabago? Sa sitwasyon po ngayon. Maraming nabago, nawalan sila ng trabaho, di ba? Napauwi na. Maraming nabago, nawalan sila ng trabaho, napauwi mga OFW, nagsara ibang kumpanya, naging home ano na lang, homework na lang. So ang daming nabago, di ba? Ang tanong, may napulot ba tayo? Nadala ko tuloy yung salita sa akin ni Kevin kanina. Ano-ano sa tanong? Naku, boss, paano na kaya itong mga waiter, itong mga restaurant na nagsara? Kunti mo itong mga malilita, ikang ay kainan eh, wala nang kinita. Paano na kaya? Sabi ko nga eh, ganyan lang ang buhay ng Pilipino. Kaya nga, we keep on asking anyone, anybody na, ano ba sa tingin po ninyo? Mm. Sa ganitong naranasan natin, sa kabila ng ika nga eh, ito na yata yung pinaka, hindi ko masabing malungkot eh, pinaka malupit at pinaka masakit na naranasan natin mga Pilipino dahil natanghuli ng trahedya. Mm-hmm. Sa bawat pagsubok ng talikasan, sa bawat pagsubok ng na dumating sa atin, eh eto pa rin tayo, sabi mo nga, kaya natin to, Pilipino. Laban lang. Laban lang. Laban lang. Di ba? Mm-hmm. Oo. Kaya nga ito yung problema ng marami nating mga kababayan sa kasalukuyan na ikangay matakpan na lamang. Ano man ang kalungkutan, ano man ang pagkukulang sa pagkainan, ay magagawa ng paraan. Eh, ganun na lang yan eh. Oo. Huwag ka na magalit. National Heroes Day ngayon bukod sa Magno New Year eh. Hindi nga eh. Kaya, magagalit sa'yo si Rizal. Hindi na bababayin doon sa monumento. Bakit? Napako na. Oo. Nakapirmi na lang talaga siya, Rosa. May guarda anyway, kasi siya. May alam guarda. Mo? Oo. Oy, biro lang pero National Heroes Day ngayon sa ating bayaning si Gat Jose Rizal. Oo. Mm-hmm. Kaya ako, yan ang huwaran ko eh. Ang ating... Alaga lang ha, huwaran mo ha. Bugbugin kita. Talaga lang ha, nasamid ako dun ha. Okay. Hmm. Oh, eh sa totoo lang, isa yan sa pinaka magandang alimbawa sa kanyang mga ginawa. Naiwan. Iniwan. Sa kanyang mga naiwan. Yung ating bayan na, mm-hmm. ng ating bayan, yung Pilipino. Mm-hmm. Eh, sino kaya susunod dyan? Ha? Diba si Andres Bonifacio? Ay, lalo hindi ko matatanggap na ako yan. Hindi ako papayag na si Rolando Jota susunod yan. Apolinario Mawini? Hindi rin. Okay. Anyway, ang mahalaga, marami na tayong sumobra na ng dami ng bayani. At ang buot tanging bayani Pilipino, masasabi ko, OFW. Kasi nga, sila na yung kahuli-huli. Hindi naman huli, no? At least, di ba? Ang nag-akyat sa atin ng pag-angat ng ekonomiya, eh yung mga ba, OFW. Ay, naging panakbutas yan. Naging panakbutas sa gobyerno yan. Yung katotohan na nasa likod ng ekonomiya natin, hindi mo masasabing naghirap ang Pilipino dahil marami nang aligim buhay sa mga bundok, sa mga probinsya, at sa totoo lang, wala kang makikita ng bahay na bato o bahay na simento sa kung probinsya. Hindi yan ang OFW. Kaya nga sila yung naging panakbutas ng ano eh, ng ekonomiya. Ha? Ikaw sakit na kahit na naghihirap. Sakit mo magsalita. New Year na ngayon, partner. Konting hinay lang. Hindi, kaya nga ang iwis ko eh. Magbago na sana ang lahat eh. Alin? Magbago na ang ano? Magbago na sana ang lahat eh. Hindi, kayo, sa akin, hindi ko ba sinasabing nga, hindi ako perfecto ha. Hindi sabihan din ninyo ko, alin ang gusto nyo mabago sa akin, alin ang gusto nyo mabago. Wala magsasabi sa'yo, lahat ng tao takot sa'yo, pera ako. Ay, hindi naman. Joke lang. Pinapatawa lang kita, mainit ulo mo, mag-New Year! Ano ka ba? Hindi, alam mo, lagi nga lang dating namin sa Roland Hotel. Sa mga kababayan po natin na nakikinig at nanonood po ngayon, laging ang first impression ng isang Roland Hotel, suplado. Mahirap daw malapitan, mahirap daw makausap. Pero pagka naman nakausap at nalapitan mo, at natuto mo pang mahalin, mahirap kang malilimutan. Yan. Inapatawa mo. Iniwanan mo na, inahabol ka pa, di ba? Oo, totoo yun. Yan. Tumakan anyway, pa sa truck. meron ako natanggap na reklamo, no? At mamaya, bibigyan ko lamang ng ataw at nais ko lamang muna iparating sa ating mga tagasubar. Ay, mamaya po, alas 5, garaseso, tayo po magkakasama-sama. At sa ngayon, aya ko lamang muna ating kasama ang Joy Rosaroso sa kanyang ikangay pagpipiloto. Habang tayo po isumasa yung papawid, ay marami po tayong dapat talagang pag-usapan eh. Mm-hmm. Bigyan ko na lang kayo kalimbawa eh.
bakit hanggang ngayon ay marami pa rin mga jeep na hindi na talaga nakalabas ng kanilang mga lasangan, na hindi na nakabalik sa kanilang mga ruta, na hindi na nakapagtrabaho at naghihintay pa rin ng ikang ipag-asa na ipagkakaloob ng gobyerno. Yung mga ngayon, sasakyan, yung mga nakabalik na ba? Yung mga Grab, yung mga ano nakabalik naman? Ano, hindi nga eh. Ito nga maganda rin. Ano, itanong natin kay Sir June Valiente. Sir June, ano ba ang ano ng transport? Ayan, naputol siya. Okay, balikan po natin si kasamang Roland Hota. Mamaya lang yan, dire-diretso po tayo. Happy New Year po sa inyong lahat. Hindi na po mapipigilan yan dahil bukas po ng gabi ay 31 na. At siyempre, kailangan yung mga pamilya, sabi nga para-paraan lang, kailangan po natin gumawa ng paraan para makapagsama-sama at makapag-celebrate tayo ng New Year. Okay, balikan natin si kasamang Roland, nabitin eh. O ano yung partner? Kaya nabuksan na naman tong issue na to. At ulitin ko, matumoto sa langit ang tamaro ng magagalit. Ang permutation of DOTR, DOTC, LTFRD, LTO, no, ha? Kasabay na rin ang LGU o DILG. Sa ngalan pa rin ng tinatawag na inter-agency task force sa problemang pandemyang ito, ano ba talaga ang plan sa mga jeepney? Aalisin na? Para malaman na lang ng mga driver kung at ng mga operator kung ano ba, kami ba titigil na talaga ng abang buhay? Ano ba talaga? Kami ba may pupuntahan ba? Kami ba kakaroon pa ng ruta? Hindi pa tapos yung laban ng mga jeep. Hindi pa tapos yung laban. Pagkatapos kami magbayad ng... Hindi nga. Kasi tignan mo, kinamatayan na nga ni Senny Maranan yung laban na yan. O, diba? Hindi lang si Senny ha. Dalawa yan, alam ko eh. Sino? Pinipace out nga yung mga jeep, di ba? So, ang sinasabi hindi nga. Okay. Alam ko, mayroong tinatang na parang 3 years moratorium yan eh. Okay, ngayon. Sabihin na natin, ipipace out, di ba? Tanggapin na ba na dapat ng marami nating mga jeepney driver at operator na patungo na sila sa kawalan at ang kanilang mga sasakyan ay patungo na ba sa basurahan o sa junk shop? Ano ba talaga? Siyempre, pag-pace out yun, dapat may kapalit. Ano ba yung kapalit? Hindi nga eh. Ito nga, ito. Babasahin ko lamang sa'yo ha. Carolan, bigyan niyo naman kami ng pasin dito sa gawin ng Montalban. Rodriguez, Rizal, Mateo, down to Marikina. Yan, tingnan mo ha. Sinagot ko, bakit? Carolan, dito po sa amin, nagtataka kami sa laki po ng perwisyong nagagawa. Ang isang bus, na pagkabiyahing Montalban, San Mateo, Marikina, pag tumigil po yan at nagsakay, sigurado ko po sa inyo ang katapat niyan, traffic. Eh, ilang hinto po yan. Wala naman talagang inihintuan. At aminin natin natin din, napakalit ang kalsada ng JP Rizal patungo doon sa dulong bagi ng San Rafael o Wawa Dam ng Montalban. Yun ang totoo. Ito yung mga bayan ng ano eh. Bayan ng Puti Katalikabok eh. San Mateo, Montalban, Marikina. Nag-invento ka na naman ng sarili mong lugar ah. Hindi, invento yan. Totoo po yan. ngayon, ano ba talaga solusyon? Bakit hindi na namang ilagay ang jeepney? Yan yung kanila kailingan eh. Imbis na yung mga bus na pagka uminto, lahat into. Aabang din ang konti, pagka may sumakay at kumaway, lahat into. Agawan sa pasahero, ibig sabihin. Hindi, nagsasakay lang yan. Pero ibig sabihin, hindi ka maka-overtake kasi nga, yung bus niya, kasi laki lang yung kalsada. Na panging jeepney lamang ang pwedeng dumahan. Okay. Yan yung isang problema eh. Okay. Kaya nga tanong ng mga jeepney driver, kung wala na ba kami pupunta, bakit hindi pa sabihin ng diretsuhan? Kung ang mga sasakyan namin eh, mapapakinabangan pa ba namin pagkatapos naming gastusan? Yan, ganun lang yan eh. Ikaw, sabihin mo nga, ano ang gagawin mo kung ikaw yung operator ng sabihin natin 6 na jeep o 4 na jeep na lang? Ano gusto mo sabihin? Ang alam ko kasi, hindi pa nga natatapos yung proseso niyan. Diba? Mula nung gustong i-pace out yung mga jeep, ang dami pang usapin. Huwag naman magagalit sa akin. Yung mga ilang local government officials, kayo pong mga ilang mayor, huwag kayo magagalit sa akin. Nagpalit na nga tayo dahil ayaw niyong nakikita yung tricycle.
Ang ipinarin nyo, pwede ka ba? Tatlo din ang gulong eh. Oh. Tsaka pagyak. Pero tingnan nyo, kung magmaneho, nakashort, nakalabas ang tato. Nakasando. Pari pa ng lasangan. Akala mo kung sinong kumabig ng kaliwat kanan. Oh. Nakatasan ano pa ah. Ano pagkakaiba ngayon? Ano pagkakaiba ng tricycle doon sa mga sila? Tuktok? Ano kung nagtuktok? Tuktok kasi tawag nyo sari sa Bangkok eh. Yung tricycle tsaka padyak, sakop na yan ng munisipyo. Hindi. Pagka binagit mo naman ang padyak, ako naman eh, hindi pabor dyan. Ang padyak, tao lang ang pumipidal eh. Kaya nga. Walang makina walang yan makina, eh. Walang makina, walang gasolina. Nandumili ka lamang ng mahaba trafiko eh. Pero itong pinalit, itong pedicab na sinasabing pedicab, abay, dinaig pa nga jeepney. Sila walang practice eh. Pero tingnan mo mga karatula sa hapta pedicab na yan. Dahil pa yung akala mo, meron silang mga sariling prangkis ah. Oh. Ang masakit, nakasando, nakashort. O sino pa authorized para mag-ayos dyan? Diba munisipyo? Diba? City, Office of the Mayor. Diba? Kaya nga. Oh, yun nga yung sinasabi ko eh. Ngayon. Eh sa Maynila, maraming padyak eh. Wala naman sa Quezon City yung padyak eh. Hindi nga eh. Sa Maynila. In general natin eh. Tingnan mo. Okay, gusto niya mabago. Pagbabago. Ang nabago lang naman yung tricycle eh. Diba? Nabago lang ang mukha. Yung jeepney, ang nabago rin mukha eh. Tsaka yung katawan eh. Oh, yung pintura. Wala nga pinagbago. Diba? May pinagbago ba? Okay. May pinagbago kasi electric na daw. Kasi wala. Hindi sisira ng kalikasan, etc. etc. Pero, ang question lang naman dito, Joy eh, ano ang gagawin natin sa mga jeep? Kung ikaw yung operator nga eh, meron kang apat na jeep, na binayaran mo ang prank isa ng indibirong halaga, indibirong 1,000 piso. Tapos mapipending ka ng ganito. Hindi ba sana kung pending eh? Pending ba talaga o face out? Malamang. Pending pa lang. Wala. Hindi pa naman kasi totally face out. Kasi sinasalang pa nga yan. Hindi pa totally face out. Hindi sa pa. Taon na sa pandemya, hindi nakalabas. At kaya nga parang mga taong ikang eh. Naging parang taong kalasangan o kalsada na namamalimos na lang. Pero yung iba doon, ginamit lang yung jeepney driver. Yung mga namalimos, hindi naman. Ginamit lang, kunyari, jeepney driver. So kawawa na, nagamit pa sila. Diretso ang salita. Yung mga bulsa malalaki, actually, meron pa pinagpasakit ng number, ha? Itong lipad, ha? Ay, grabe lipad. Yung lipad. Talaga lipad sa kamatayan yun. Lumilipad yun. No, oh, ang pangit na signal mo, umayos ka. Ayan. APA-3483. Naririnig mo na ako? Ayan, okay na. Ano yung plate number ng lipad? APA. APA. Okay. 3483 yung lipad. Yung isa naman, Newban. Newban Gold Liner. Oy. Na walang nga... Walang plaka. Paliwanag ka. Pagka walang plaka, nahuli. O nakakinupis ka. Pero sa pagkita niya, nakalagay, PXR827. Na may body number na 200701. Question. Ito yung mga biyayong Montalma, San Mateo, na kapag ka nagsakay, wala namang talagang maayos na sakayan. Kaya sabi ko kasi, tigil lang lahat. Pagka sila na nasumakong sa lasangan. So anyway, ano ba talaga ang solusyon ng ating mga jeepney? At matatapos na ito ang 2020, papasok na 2021, ano kaya ang mangyayari sa ating mga driver? At sana, sa kanilang panawagan at pakiusap, mabigyan na sila ng talagang ikangay lugar at kung saan talaga dapat tumakbo mga jeepney, saan talaga dapat tumakbo mga bus, di ba? Ang mga bagong sasakyan, magkaroon na ng linaw. Hindi yung bahala na muna, parang ginawang experimental lahat eh. Tanong mo sa Land Bank kung magre-release. Oo. Oh, so anyway, maraming salamat at sa larangan pa rin ng public service, ang DOA Energy International Manpower Space ay palaging nakantabay. So, maliban dyan, Joy, babalik ako. Ang dami kong gusto nga tawin eh. Ayoko nang maghato. Pero Happy New Year muna lahat, ha? Happy New Year muna. Huwag ka munang madali. Happy New Year naman ng lahat at mamaya tatalakayin po natin yung mga drainage saka yung mga open canal, ha? Para sa mga kampay natin na nagreklamo, ha? At yun daw mga busadong driver, dapat daw matalakay, sabi sa akin. Kaya kailangan daw na kaya mapigyan na ng pasital ka ng
tutukan natin. Oy, signal mo, hindi na maayos. Okay.